Kajoma, kabataan pa po kayo noong 1967. Mga 27 years old pa lamang kayo. Napakataas na ang tingin ng historia na si Professor Teodoro Agoncillo sa inyo bilang makabayan at revolusyonaryo. Sinabi niya sa kanyang libro, yung History of the Filipino People, na kayo ni Andres Bonifacio at Crisanto Evangelista, ang tatlong pinakatampok at pinaka-impluensyal na leader ng Revolusyong Pilipino. Pakipaliwanag ang ibig sabihin ni Professor Agoncillo, lalo na ang mga papel ninyo ni Andres Bonifacio at Crisanto Evangelista sa kasaysayan ng Pilipinas. Ibig sabihin ni Professor Agoncillo na kami ni Andres Bonifacio at Crisanto Evangelista, kinakatawan namin ang mga mahalagang yugto ng Revolusyong Pilipino. May ugnayan at kontinuidad kami at bawat isa sa amin ay may impluensya sa kabataan, sa masanganak pawis at sa kilusang revolusyonaryo sa kanya-kanyang kapanahunan. Noong 1896, si Andres Bonifacio ang nagpasimuno sa Revolusyong Pilipino para sa pambansang kalayaan laban sa mga kolonyalistang Kastila. Nanalo ang revolusyon noong 1898, subalit nang himasok ang mga imperialistang Amerikano. Nagpatuloy ang revolusyon laban sa mga imperialistang Amerikano. Nanaig sila sa pamamagitan ng brutal na puwersang militar. Naging kolonya ng US ang Pilipinas. Ang sumunod na dakilang leader Pilipino na gustong ipagpatuloy ang Revolusyong Pilipino ay si Crisanto Evangelista. Itinatag niya ang naunang Partido Komunista ng Pilipinas noong 1930. Namuno ang partidong ito sa paglaban sa pasistang Hapon noong World War II, pagkatapos linabanan ng partido ang imperialismong Amerikano at mga puppet nito sa malakolonyal o neokolonyal na republika. Nabigo ang partido at kanyang hukbo sa tangkang pag-agaw ng kapangyarihan noong 1950 dahil sa mga malubhang kamalian. Pagdating ng aking panahon, sinikap naming ipagpatuloy ang revolusyon. Sa hanay ng kabataan, kami nagumpisa sa pag-organisa noong 1959. Sa kalaunan ng dekada ng 1960s, nakapagbuo kami ng kilusang masa ng mga manggagawa, magsasaka, kabataan at mga profesional laban sa imperialismo, feudalismo at burokrata kapitalismo. Sa unang hati ng dekada, katunggali namin ang puppet na rehimen ni Macapagal at sumunod na puppet na rehimen ni Marcos. Bago magtapos ang dekada ng 1960s, binuo namin ang bagong Partido Komunista ng Pilipinas at bagong hukbong bayan. Julie at Kajo, maraming salamat po na tinanggap niyo yung imbitasyon namin na makapanayam kayo. Kasi gusto po namin maliwanagan paano po kayo naging aktivista noong dekada 60 noong nakaraang siglo at ano po yung mga naambag niyo sa pambansang demokratikong revolusyon. Salamat din. Sabi ni Julie, nagagalak na may ganitong pagkakataon para makasalamuha namin kayo. Lagi naman kami umasa sa kabataan, para sa pakikibaka at sa maniniw na kinabukasan. Kajoma, kailan at saan po kayo pinanganak? Pinanganak ako sa Cabugao, Ilocos Sur noong February 8, 1939. Tito, balita ko raw po mayaman daw po yung pamilya nyo. Mga magulang ko eh nagmamayari ng lupa na minana nila. Yung pamilya eh kwan, Panginoong may lupa. Ano po bang ang pangarap ng magulang nyo para sa inyo? Pangarap ng father ko maging abogado at para maging politiko. Ang mother ko naman nagsasabi ko anong profesyon ang hahabulin ko. Sinasabi, malaya akong mamili. Ano po ang mahalagang values na nakita niyo sa inyong pamilya para maging aktivista kayo? Yung pagiging makabayan,
laging kinukwento yung paano lumaban yung aming mga ninuno laban sa mga dayuhang mananako. Kaya may record yung pamilya na ano, ka-cooperate no ng kilusang revolusyonaryo. At pinagmamalaki ko na ano, katangian ng pamilya makabayan. Saan po kayo nag-grade school? Sa ano, hometown ko, sa Kabugao, Ilocos. Mayayaman din ba yung mga nagkikaklase mo noon sa grade school? Yung pinaka mariwasa ang buhay, yung pan, yung middle class, yung mga batang anak ng mga school teacher, yung empleyado ng munisipyo, ganyan, yan ang middle class. Pero karamihan galing sa mahirap, mga anak ng mga kasama namin, mga kalaro ko, dahil ano yan eh, may influence yan dahil sa akin, dahil naririnig ko yung mga reklamo nila na ilit yung mga lupa ng mga ninuno nila. Inilit ng great-grandfather ko. Saan po kayo nag-high school? Matapos yung grade school ko, ang Ateneo de Manila ang pinasukan ko. Malaking pagkakaiba ng Ateneo sa pinanggalingan kong public school, no? Mga kaklasiko, anak ng mga may kaya, no? Magagaling na magturo ang mga profesor doon. Interesado ko na matuto ng gusto ng English. Akala ko magaling na ako sa probinsya eh. Pero pagdating ko sa Ateneo, pinagtatawa ng pa-English ko eh. Ng 6 na buwan. Kaya hinabol ko talaga yung makahusay sa English, no? At mapulod yung Ateneo accent. Ano po yung mga naging karanasan niyo sa Ateneo na nagtulak sa inyo para maging aktivista? Sa isang banda, itinuturo yung mga social encyclicals ng Papa, no? Yung tungkol sa social justice. Pero naririnig ko rin na, no? Pagkukunwari na makamahirap yung mga mayayaman. May mga sinasabi ng ilang profesor, ilang guro doon na nakakagulantang sa akin, no? Sa public school, sinasabi sa akin na bayani si Andres Bonifacio. Yung may grade 4 teacher ko sa history na pinagmamalaki niya ang Philippine Revolution. Pagdating ko sa Ateneo, sabi ng pare, matundaw sa tondo si Bonifacio. Tapos sa bahay, bida si Claro Mayo Recto na nationalist laban sa military bases, laban sa Apartheid Amendment, Laurel-Langley Agreement, laban sa kanon, no? Bukod sa anti-imperialista, makabayan, magaling sa Spanish, dahil Spanish na rin yung father ko. Pagdating sa Ateneo, sinabi crazy communist. Kung crazy communist yung minamagaling sa pamilya, aba, there must be something good in communist. Malis ako sa Ateneo, ganun kahit na mahusay ang aking grado, dahil sa ano, natuklasan na ako yung nagpasimuno sa ano, pag-absent ng buong klase bilang protesta sa teacher namin, Jesuita. Yun ang ginamit na kuan, hirinequest na umalis ako. Pero binigyan ako ng honorable dismissal para makapasok muli sa isang Catholic school, sa Letran, no? Ano po ang naging karanasan niyo sa Letran? On the whole, mabuti. Conscious ako na, no? Kailangan no, tapusin ko na yung high school doon. Mahusay ang grado ko. May pagka-erratic akong student eh. Sinusubukan magsulat ng nobela. Tapos tuwing hapon, mga 2-3 oras ko mag-basketball, no? High school lang ako, pero literary editor ng ano, yung college newspaper. Binibiro ko nga yung mga taga-CEGP. Ay, high school pa lang ako eh. Member na ako dyan, no? Saan po kayo nag-college at anong course po kinuha niyo? Sa University of the Philippines, sa Diliman. At pinasukan kong kurso, Journalism and Creative Writing. Ano po yung mga extracurricular activities niyo? Sumama ko sa UP Dramatic Club. Doon ko nakasama yung mga naging sikat na direktor. Tulad ni Lino Broca, Ben Cervantes, Ismael Bernal, Arul De Leon. Nagsulat din ako sa Collegian. Ay siya nga pala, no? May extracurricular ko na no, kumain din na malaking panahon. Si Julie. Pati sa labas eh, no?
madalas kong kuan samaan o buntutan. Julie certified na binata. Paano naman po kayo naging activist sa University of the Philippines? Alam ninyo, sa UP, maraming controversy na pumasok ko. Pinakatampok na controversy yung pagitan ng tinatawag na religious sectarians. Ang principal na organisasyon nun ay UPSCA, UP Catholic Action. Sa kabila naman, yung mga liberals, mga secular liberals, gusto nila yung kuhan, i-apply sa university yung separation of church and state. Pagkatapos pinag-isip-isipan ko dahil sa patuloy na pag-aaral ko sa mga problema ng Pilipinas at saka sa pag-aaral ko ng pagbabasa ko ng mga librong Marxista, kinakailangan itaas yung antas ng debate sa UP. Kung magkatunggal yan, tunggal yan ng dalawang panig. Una, yung para sa bayan. Tapos sa kabila naman, mga imperialista at reaksyonaryo, mga nangangatawan sa uring mapagsamantala tulad ng mga malalaking komprador at asendero. Gusto namin mabago yung sistema na ang kasarinlan ng Pilipinas hindi lubos o kulang-kulang dahil sa patuloy na pangingibabaw ng imperialismong Amerikano. At dahil sa pag-aaral ko sa Marxismo, nagiging bago at mabisa yon dahil sa pamumuno ng uring manggagawa. Hindi tulad sa lumang demokratikong revolusyon, ang nanguna doon mga liberal na burges, yung tinatawag na ilustrado. Ano po yung mga controversial na issue na hinarap niyo sa UP? Nagsusulat ako sa Kolehiyan. Ang pinakamainit na artikulong sinulat ko, pero sa ilalim ng pseudonym, yung Requiem for Lumumba, kampe kay Lumumba sa Congo, na pinatay ng mga ng CIA at mga Belgian colonialists. Leader siya ng Congolese independence. Yung artikulo ko, isa sa mga kasulatan na pinagkainitan ng Committee on Anti-Filipino Activities ng Congress. Kasama yung mga artikulo ko sa itinuturing na communist writings, no? Naitayo na yung Student Cultural Association of the UP. Tinawag namin yung mga fraternity, sorority. Sabi namin, ang UP sinasalakay ng mga kalaban ng academic freedom. Yun ang rallying point. Yun ang pinagkaisahang hanay namin. Pero actually, ang yung mga artikulo nilalaman anti-imperialist at anti-feudal. Kaya galit na galit yung nasa estado. 5,000 students ang nadala namin at yung literally, physically, pinasok namin yung hearing hall. Nawarat yung investigation. Signal event yan. Yun ang may pinakamalaking influensya sa akin dun sa early years. Pagtatagpo at pagkikilala namin ni Joe Mazison ay nagsimula ng mga 1961-62. Binuo yung Progressive Review, isang journal, radical journal kung tawagin, na nagdi-discuss ng mga contemporary issues. So, ako'y inimbita na sumama ron sa staff ng Progressive Review. Subsequently, nagtumungo yung mga discussion namin dun sa pagbubuo ng Kabataang Makabayan. Naitatag ang Kabataang Makabayan noong 1964, ikaisang isang ng kaarawan ikat ang resultipaso sa pamumuno ni Paloma. Matapos namin maunawa at ang student power na magiging power lamang kung maunay ang dito sa pagsabayanan, magkatawin kami sa mga sulat ng Department of Frederick Engels. Hindi ko lang dinin ni Joseph Stalin, ni Mao Zedong, at saka ng iba pang mga paha na mabaloy ang pamamaraan ng Marxismo-Leninismo. Thank you, Papa.
Kajoma, ano po ang naging ugnay ng kabataang makabayan sa kilusang manggagawa at kilusang magsasaka? Ako yung in charge sa education at research hanggang naging vice chairman ako ng Lapiang Manggagawa. Sa ngayon, nakilala ko yung manggagawa. Kaming nagbabalak na magbuo ng kabataang makabayan, rinikrut namin yung mga nakilala naming kabataang manggagawa. Sa pagkakakilala ko sa mga matatandang leader ng magsasaka na noon ay nasa ilalim ng masaka na pinamumunuan ni Cuthbert Olalia, nakilala ko na rin ang mga kanilang mga anak at yung mga kababaryo nilang kabataang magsasaka. Sa ngayon, nagkaroon kami ng ugnayan sa maraming kabataang magsasaka na yinakag namin sa pagbubuo ng kabataang makabayan. Maraming baryo ay inabot sa Laguna, Batangas, bandang Hilaga naman, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, no? Doon kami nagpagpalawak ng connection sa mga magsasaka. Ano po ang naging papel ng KM para sa political education? Sa unang kongreso pa lang ng kabataang makabayan, nay lahat na yung panggalatang pampolitikang linya ng pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya. Yung mga papeles ng unang kongreso, tinipon namin para maging handbook. Naging study material ito. Tinutunton namin yung ugat ng panibagong demokratikong revolusyon doon sa lumang demokratikong revolusyon. Kaya tampok na tampok yung pagtukoy kay Andres Bonifacio. Ipinapakita yung ugnayan ng dalawang yugto ng Revolusyong Pilipino. Ano po ang sinulat niyo ng panahon ng KM? Yung mga talumpati ko, tinipon yan. At ito ay yung naging libro na mga manamayang pamagat, Struggle for National Democracy. Naging aralin namin ang mga issue sa Struggle for National Democracy. Dahil doon, tinalakay yung iba't ibang maiinit na issue sa lipunan. Mula sa usaping pang ekonomiya, kahirapan, trabaho, karapatan ng manggagawa, hanggang sa usaping kultural, so bakit kailangan ang mga makabayang kaisipan at makabayang anyo ng kultura. Itinaguyod kong pangangailangan ng pagkakaroon ng sense of history, kamalayan sa kasaysayan. Pag naarok mo na, napalalim mo na ang pag-unawa doon sa mga issue sa SND, ay nagkaroon ka na ng parang tools of analysis sa bakit ba may problema ang lipunan. Yung English version nito, yung unang ilinimbag, no? Pagtitipon ng mga sulatin ko at saka yung aking pinigkas sa iba't ibang okasyon. Patuloy kami naghanap ng mas malalim na pagsusuri sa mga nangyayari sa aming paligid. Paano po kayo nagtulungan ni Kuya Julie sa pagsusulat? Si Julie ang nag-edit sa mga sinusulat ko. Bukod doon, bago pa man siya nagsimulang magsulat, gumagawa ako ng research, naghahanap ako ng mga materyales para gawing reference niya. At isang malaking bagay, para magkaroon siya ng malaking panahon sa pagsusulat, ay inililibre ko siya ng mga drudgeries of daily existence. Like correcting papers. Paano po lumawag ang KM sa buong bansa? Dahil sa mabisang agitasyon at propaganda at mga kilos masa ng kabataang makabayan, madaling nakatawag ng pansin ng kabataan sa buong bansa. At umpisa kami na 15 ang central committee, 15 ang membro, at saka 15 rin ang masapian at kapatid ay kami ay magiging 120 na pagdating na 1969-1970. Enough to be a part of the reform movement. Enough to be a part of the first world and strong movement of the first 3 months of 1970, in which Professor Jose Valenciso sa aking palagan ay siyang critical officer ng first world and strong movement.
naging kabataang makabayan ako sa UP Diliman. At ang orientasyon namin noon, dahil na pag-aralan namin ang problema ng lipunan, para inilugar namin ang papel ng mga kabataang estudyante na dapat umugday siya at maglingkod sa sambayanan. Particular characteristic kasi ng kabataang makabayan ay hindi yan naka-base lamang sa eskwelahan, kundi nag-integrate sa mga workers at saka sa peasantry sa kalayunan. Nahubog yung consciousness and political orientation ng kabataan sa basic masses. Kung gising ka o kabataan, maglingkod ka sa bayan. Makasaysayan, makabuluhan yung naging ambag ni Professor Sison sa Kilusang Kabataan. Hindi ito matatawaran. Dahil nung panahon na batbat ng crisis yung lipunan, 1960s, 1970s, pinangunahan ni Professor Sison yung Kilusang Kabataan. Una, nilatag yung pambansa demokratikong linya, pagsusuri sa lipunan, at yung alternatibang pambansa demokratiko na may sosyalistang perspektiba. Itong paglalatag na yan ng pagsusuri sa lipunan na naging batayan at naging pundasyon ng kilusang pambansa demokratiko, ng muling pagsigabo ng kilusang makabayan at ng paglatag ng kabataang makabayan sa buong bansa at pagrurok niyan sa malalaking mga pagkilos ng mga kabataan at ng mamamayan sa pangkalahatan para ibagsak yung bulok ng sistemang panlipunan. Makasaysayan at hindi matatawaran yung naging ambag na yan ni Professor Sison at ng kanyang henerasyon sa kilusang kabataan at sa kilusan ng mamamayan, na hanggang ngayon, nagiging inspirasyon, nagiging pundasyon at salalayan ng pagkilos ng daang-daang-daang-libong mga kabataan sa buong bayan. Malaki yung naging impluensya nito sa mga tradisyonal na mga organisasyon, konseho, grupo at mga publikasyon. Sa bahagi yan ng aming organisasyon, yung NUSG, yung KM at yung mga aralin ni Joma Sison, ay malaki yung role na binahagi para sa evolution ng organization na dati nga ay mga tinagurang moderates, ay na-radicalize yung mga konseho ng mga mag-aaral. Linaw na nailatag na yung pagtakwil sa blind dependence sa parliamentary reform sa pagsusulong ng pagbabagong panlipunan. Kaya naman yung mga kabataan noon, yung mga konseho na noon ay unang namulat sa mga paaralan, ay tumungo, nakipag-aralan sa mga manggagawa, sa mga magsasaka, at talagang mula doon ay talagang puspusan at mapagkumbabang nakipag-aralan at nagpanibagong hubog para magpatuloy na mag-ambag sa tunay na pagbabagong panlipunan. Ito ang bandila ng kabataang kabayan. Ito ang letra K sa lumang baybayin. Paano naman po kayo nagtulungan ni Ka Julie sa pagbubuo ng KM? Siyempre, may mga kasulatan para sa pagbubuo ng kabataang kabayan. May mga dokumento na tinatrabaho. Ako man ang nagsusulat ng mga burador, si Julie ang naghahanda ng research materials na basahin ko para naman maging malaman yung dokumento. Ganun man, maski na may sariling opisina ang kabataang makabayan, open house yung aming bahay. Doon na pumupunta yung mga chance na nagkaroon ng interest sa kabataang makabayan para humingi ng materials. Sa pagpapalaganap ng mga materyales, halimbawa ng kabataang makabayan sa buong bansa, maging yung mga anak ko o anak namin at yung kanilang mga kalaro ay namomobilize namin sa pagdidikit ng stamp, sa pag-sort ng mga envelopes. Nagba-blind sending kami noon ng mga materyales ng kabataang makabayan at mga calls na sa mga sa lahat, halimbawa ng mga student councils all over the country sa level ng high school at yung mga student papers. Tita Julie, paano po kayo nagkakatulungan ni Ka Joma kapag may mga mobilisasyon? Sa paghahanda ng mga mobilisasyon ay tumutulong ako sa pangkolekta ng gagastusin para sa mobilisasyon, para sa leaflets, rental ng jeepney, rental ng public address system. Sumasali si Julie sa pag
formulate ng mga slogans. Pati yung ano, bago ako makauwi, minamanmanan niya kung may bumubuntot sa akin pagkagaling ko sa labas, no? Ano po ang naging kahirapan niyo sa pag-oorganisa ng mga kabataan at paano niyo po ito nalutas? Yung ano, pagkakaroon ng panahon, no? Kasi may trabaho sa pagtuturo, may trabaho doon sa National Association of Trade Unions, so labiang manggagawa. Basta may determinasyon, napapangibabawan yung kasalatan sa panahon at kasalatan ng means. Pwede na sa full-time yung trabaho ko, panahon din yon na sunod-sunod yung aming tatlong anak, ano? Yun, kailangan i-combine ko yung trabaho, pagiging nanay, pagiging housewife, at yung aktivismo. Pero, ganun pa man, napangibabawan yun sa mahusay na pagmaneho ng oras. Bulat sa poll, sa pag-organisa ng kabataan ng kabayan, nagkaroon na ng consciousness na kailangan mamobilisa at mahikayat ang kababaihan na kumilos para sa pambansang kalayaan at demokrasya. Sa isang resolusyon ng Pambansang Konseho ng Kabataan Makabayan ay dinesisyonan na itatayo ang mga Women's Committee sa Kabataan Makabayan. Resulta na rin ng ano ng pagsulong ng kilusang estudyante kabataan sa panguna ng Kabataan Makabayan at iba pa. Nabuo naman yung kilusan ng kababaihan ng Makibaka. Malaki ang naging tulong ng mga kababaihan sa pag-oorganisa ng Kabataan Makabayan, pag-oorganisa ng mga mobilisasyon. Talagang sistematiko niyang ano, pinakita yung ano, yung mahigpit na ugnayan ng issue ng kababaihan o yung gender issue sa kabuuang issue o problema ng lipunan. Na ang paglaya ng kababaihan ay matatamo lang niya kapag malaya na ang malawak na sambayanan. Unti-unti lumawak yung concerns ng kababaihan at yung pagkilos ng kababaihan hanggang lahat-lahat na ng gawain sa kilusang pambansa demokratiko ay ginagampanan nila. Nalulutas ang mga problema dahil sa pagpapataas ng kamalayan ng mga kasapian, pagpaparami ng mga kasapi at paggawa ng mga kilos masa kung saan lumilitaw ang sigla at kalakasan ng kasapian at mga nahihimok nilang masa. Ano po masasabi niyo tungkol sa mobilisasyon ng mga masa noong panahon ng Kabataan Makabayan? Unang mass action na may malaking kabuluhan, may katangiang anti-imperialist at anti-feudal, yung anti-kapa. Ang pinakamalaki sa sumunod na taon, bukod sa mga piket, yung 500 laban sa Laurel Langley Agreement. Ang significant yan eh, si Makapagal nag-utos ng ano, mga marines na nakabayoneta para sugurin kami dun sa loob ng Malacanang ground, no? Kasi pinasok naman namin, no? Ang high point na sumunod, 1965 na. Yan ang tinatawag na omnibus rally. Pagkatapos ng Kabataan Makabayan, 65 upward na, nagsimula na yung mga protest actions initiated na ng KM kasama. Umugnay ang Kabataan Makabayan sa trade union, NATO kay Ignacio Laksina. So, yung student workers, no? Lahat ng unequal treaties, agreements, at arrangements with the US, sinaklaw at binatikos. Ang isang issue noon ay yung paglalantad sa panghihimasok ng Estados Unidos sa pakikibaka ng mamayang Vietnamese laban sa kanyang ano, kolonyal na mananakop. Dito, sumuporta ang kilusang kabataang estudyante. Nakikita nila yung koneksyon ng kanilang pananatili bilang estudyante ay hindi nakasasapat kung hindi sila lalahok sa issue ng lipunan. Pati pambansang burges sumama dyan eh. November 1969, idinagsa namin sa Manila 15,000 na magsasaka. Tunay na bayani, ang masa lamang, ang siyang tagapaglikha, ang masa lamang. Ang sumunod, na malaking
outbreak ng mass action, yung first quarter storm. Tungkol sa first quarter storm, alam niyo sa umpisa, sa harap ng Congress, mga 500 to 1,000 lang came noon. Ang mas maraming bilang, kalibu-libu, probably at least 5,000 galing sa mga Catholic schools sa ilalim ng bandera ng NUSP, no? Si Ed Hobson, si Ed Cho ang namumuno doon. Pagkatapos si Arienda, sila yung sumampa doon sa no, driveway ng Congress at may kabaong, no? Na may markang Marcos. Yung kabaong ihinagis kay Marcos, nagalit si Marcos, nagutos na na ano, pirahin yung ano, ng pulis yung demonstrators. Ang sumunod naman na mass action January 30, nakakarami na ang kabataang kabayan dyan. Sa Plaza Miranda, karamihan ang mga pagtitipon doon, and then tumutungo sa US Embassy, o di kaya kapag yung protesta ay sa mga oil companies, pag nagpipiket sa harap ng opisina ng Caltex, ng Shell. Noon, ang issue namin ay yung 1 centavo increase sa langis ay tinutulan na namin. Ang increase lamang sa oil prices, yung centavos lang, 3 centavos na noon, ano na, malakas na yung protesta. FQS is the big ending for the decade of the 60s, although that's already 1970, no? 61, 5,000. Humantong sa FQS na 50,000 to 100,000 in every mass action. Huwag matakot! Ano po ang naging susing papel ng Kabataan Makabayan? Susi ang papel ng Kabataan Makabayan sa pagpapalakas ng buong kilusang masa laban sa imperialismo, feudalismo at burokrata kapitalismo. Ang Kabataang Makabayan naging malaki ang papel sa pagbuo ng movement for the advancement of nationalism, no? Nakatulong Kabataang Makabayan sa pagbibigay ng pambansang saklaw sa bagong Partido Komunista. Karamihan ng mga kadre at kasapi dun pa sa lumang partido na pinag-iwanan galing sa Kabataang Makabayan. At yung pagtutuon sa pangyayuluyang linya ng Marxismo-Leninismo kay Zipang Mao Tse-tung dahil na rin sa mga kadre na galing sa Kabataang Makabayan. Tangan ng KM ang political initiative. Galing sa Kabataang Makabayan yung sinisigaw ng mga kabataan laban sa tatlong halimaw, imperialismo, feudalismo at burokrata kapitalismo. Galing sa Kabataang Makabayan, may slogan ng Makipaka, huwag matakot. O kaya isa pa, isang awit, no? Ang masa lamang, no? Ang tagapaglikha ng kasaysayan. Kami ang Kabataang Makabayan, isig ng manggagawa at magsasaka. At pag-asan ng buong bayan, sa lungsod at sa mga lalawigan, aming layunin paula rin ang ating bayan. Ibagsak ang asinderong sal ng bayan, kami lumalaban sa kaway ng bayan, mapanglabing kapitalistang dayuhan. Kami ang Kabataang Makabayan, pag-asa ng buong bayan, sa lungsod at sa mga lalawigan, aming layunin paula rin ang ating bayan. Ibagsak ang asinderong sal ng bayan, kami lumalaban sa kaway ng bayan, mapanglabing kapitalistang dayuhan. Kami ang Kabataang Makabayan, sagat ningning ng kalayaan. Kami ang Kabataang Makabayan, apoy ng pagkakaisang walang hanggan. Kami ang Kabataang Makabayan, apoy ng pagkakaisang walang hanggan.
saludo kasama bayani ng iyong panahon. Pagpugay sa pagsisimula, mitsan ang ating pagbangon. Panulat at tula may sandata, may talimang bawat kataga. Tanga namin ang bawat aral at talinghaga sa pagkasinta. Pulang saludo kasama sa dakila mong layo. Pulang saludo sa pagpulabayani ka ng iyong panahon. Kahit saan kasama ay kasama, bawat larangan, larangan ang digma. Ating paglaban, paglabang matuwid, ngayon sinusulong sa buong daigdig. Pulang saludo kasama, pamanamoy tatag at tapang. Pulang saludo kajoma, bayani ka ng iyong bayan. Sa pakikibaka, kapkapitbisig, katuwang sa bawat labanan. Laging may alam sa ating gitid, laging tanawang tagumpay. Pulang saludo kasama, pamanamoy tatag at tapang. Pulang saludo kajoma, bayani ka ng iyong bayan. Sa pakikibaka, kakapit-bisig, katuwang sa bawat labanan. Pulang saludo sa'yo.